Sa mundo ng sports, hindi sapat na ang isang atleta ay physically abled, dapat mentally tough din. Narito na ka-inspire na kwento ng dalawang atleta na sa kabila ng kanilang kapansanan ay sumasabay pa rin sa laro ng buhay. Panoorin natin ang report na ito. Meet Abbie Nuevo, isang champion table tennis player ng NCAA. Dahil sa kanyang pagsisikap, siya ang napiling pambato ng Pilipinas sa isang espesyal na international event na gaganapin sa Hulyo. Yan ay ang World Deaf Olympics sa Turkey. Partially deaf at hirap man minsan sa komunikasyon, bata pa lang ay sa table tennis talaga nakitaan ng malaking potensyal si Abbie. Noong grade 5, pangalo nga pa ako. Pangalo, grade 5, gik-click-mik. Pagkili pa lang, pangalo nga pa ako. Para pabansa, pagkili. At sa San Beda, ipinagpatuloy niya ang kanyang table tennis career kung saan nagkampiyon siya ng dalawang beses. Magaling lang po yung table tennis po. Tapos nagtaka po yung tagaya si Yanyan. Lali ba? Bagaman at pinalaking normal si Abbie, noong una'y nahihirapan siyang mag-participate sa klase, lalo na pagdating sa recitation. Pero ito ang naging motibasyon niya para pagbutihin pa ang kanyang pag-aaral. Kumami yung kigagi yung flag sa akin. Ang sila pa bibigay sa akin, pa pangalo sa akin. Gusto ni Abbie na maging inspirasyon sa mga katulad niya. Dahil sa kabila ng anumang kapansanan, basta may sipag at determinasyon, ay kayang-kaya magkampiyon sa buhay. Tulad ng 21-year-old NU booter na si Marcaida, na madali ring akalaing isang normal na atleta. Ngunit tulad ni Abbie, iba ang tunog ng kanyang mundo. Ipinanganak kasing partially deaf and mute si Mark. Yung bata pa ako, may diferensya na talaga kung ang sinasabi sa akin ng mama ko. Lumaki si Mark sa Masbate at bata pa lamang nahilig na ito sa sports. Kwento niya, sinubukan niya ang taekwondo at table tennis. Pero sa football niya natagpuan ang kanyang passion dahil na rin sa panghihikayat ng kanyang ama. Dahil sa pamilya ko, ang inspiration ko, kaya matutok ako maglaro ng football. Kasi mas masaya ang football, masarap maglalaro ng football. Mas marami manunood nun. At dahil sa kanyang pagpupursige, mas familiar na siya sa kanyang role sa loob ng pitch. Sa football, sabi sa akin ng coach, lagi ako lumapit sa kayan. Lagi ako mapinig sa kayan. Lagi ko ginatinin ang bula. Sa ngayon, graduate na si Mark ng physical education sa NU at kasulukuyang kumukuha ng second degree na secondary education. Believe ang mga teammates ni Mark sa kanya. Dahil sa kabila ng kanyang hamon sa buhay, ay buo pa rin ang kanyang loob na makatulong sa National University na makarating sa Final Four ngayong UAAP season. Huwag tutuko, tuloy mo ang panarap, lagi maging masaya. Ang tagumpay sa palakasan ay abot kamay. Hindi lamang sa mga players na physically fit and able, sina Abbie at Mark ay mga patunay na may mas malaking puwang ang sports para sa mga mentally strong na atleta. Anton Rojas, ABS-CBN News. Guys, keep watching The Score for the latest sports updates and don't forget to subscribe to the ABS-CBN Sports in Action YouTube channel.